Hello guys, mga Cat Warriors, welcome back sa aking channel at maraming maraming salamat sa inyong support. God bless. Itutuloy na natin yung ginagawa natin from the last video, yung attributes. But this time, table naman. Kung paano yung attributes, metatransfer natin sa table. Simulan na natin. So, kung naka-home kayo, i-click nyo lang dito sa annotate. Dito sa annotate, makikita nyo yung table dito. Ayan. Gagawa tayo ngayon ng table. Click lang natin yan. Click the table. Tapos lalabas itong insert table. Dito sa insert table, andito yung preview niya. Andito rin yung cell style niya. So, merong title, may header, at saka data. Okay na yan. So, mag-create tayo ngayon ng bagong table. Start from empty table. So, click natin dito. Launch the table style dialog. Yan, from standard, mag-create tayo ng new. Lagyan natin name na room tag. Then, continue. Ayan. Ngayon, meron tayong natawag na data, header, saka title. Ito yung data, ito yung header, ito yung title. Simulan natin sa title. Okay. So, sa title, ang adjust natin dito is yung margins. Ito. Gawin natin siyang 60. Then, yung alignment, axis na siya. Middle center. Okay na yan. Then, sunod natin yung text. Okay, gawin natin itong 250. Then, sa text style, meron na akong ginawa dati. Mag-create tayo ng panibago. I-click lang natin to, itong button na to. Lalabas tayo dito. Ay, lalabas dyan yung text style dialog. So, mag-create lang tayo ng new. Ito muna, select muna tayo ng font type, Arial. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Arial yan. Then, create tayo ng new. Okay. Table. Okay. Close. Automatic, siselect na siya table. Then, sunod natin is, balik tayo sa general. Then, yung header. Ayan. So, 60 natin to. 60. Middle center. Then, click yung text. Gawin natin tong table. So, ang height niya is 180. Check natin dito kung ano yung height ng text. So, 180. Okay na yan. Sunod natin is data. So, ganun pa rin. 60. Then, ito, middle center, text, standard lang natin text. And ito, 180. Text color, pwede nyo baguhin yung kung gusto nyo. So, okay na tayo. Then, close. Dito, mag-ask siya ng specify insertion point. Then, okay. Okay, may mali. Table, edit natin. Yung row height, 1. Okay. Ayan siya. Click lang kahit saan, delete natin to. So ito, pwede natin tong i-drag. Pwede natin lagyan ng title na room tag. Ito, room name. Ito, room area. Ayan. So ngayon,
manual to. Manual siya. Paano natin gagawing i-automate natin ito na matransfer dito na hindi tayo kailangan mag-type? Simple lang yan. Save muna natin. Okay. Ang gagawin ko dyan is dito sa table, click lang natin yung extract data. Click natin yan. Then, create a new data extraction. Next, temporary, gagawa tayo ng okay, gagawa tayo ng folder. Okay, dito lang sa documents. Ayan. May mga ginawa na ako dyan. Gawa tayo ng table. Save. Click next. Dito pala, i-click nyo rito sa select object in the current drawings. Ayan. Ibig sabihin kasi, let's say marami kang drawings dyan, dito yung ground floor, second floor, third floor. Kung ang purpose mo lang ground floor, i-select mo to. Pero kung ang purpose mo, lahat ng drawings, lahat ng blocks sa drawings mo, i-select mo to. So, mas prefer ko to para mas mabilis. Click natin yan. Yan. Enter. Then, click next. Yan. Dito, sa page 3, i-uncheck natin tong display all object type. Uncheck. Tapos, display blocks only. Then, since attributes ang kailangan natin i-extract dito sa table, click natin tong display blocks with attributes only. Pansinin nyo ha. Check ko muna yan. Ang dami nyan, di ba? Kaya sabi ko sa inyo dati, lahat ng objects or kahit na anong layers na ginagawa nyo dyan dapat may tamang pangalan. Kasi later on magagamit nyo yan. So, click natin dito ulit. Ngayon, i-click natin tong display blocks with attributes only. Ayan. Lalabas yan yung blocks with attribute natin na room tag. Click next. Ayan. So, yung properties ng room tag, andito lahat yun. Ayan siya lahat. So, pipiliin lang natin yung attributes. So, as usual, yan, check natin yung 3D visualization. Hindi na makakasama pag-insert doon sa table. Yan, check natin yung drawings. Uncheck yung general, geometry, at yung miscellaneous. Ayan, ito lang natira. So, ang gagawin natin dyan, papalitin natin yan. Next lang natin. Ayan na siya. Dito naman, hindi natin isasama yung count. Count nung ano niya, yung row. So, show count column, tanggalin natin yan, di ba? Then, ito naman, yung room tag name, tanggalin natin. Ayan. So, itong dalawa na lang, yung importanteng information lang. Ngayon, kung baliktad man siya, kung gusto mo yung name niya nandito, i-click and drag mo lang siya. Click and drag. Magpapalit yan. Tapos, yung pagkaka-arrange ng name niya dito, i-click nyo lang yan. Pwede kasing magdagdag kayo na magdagdag at gawin yung pwedeng descending or ascending. Ayan. Diba? So, depende sa inyo. So, next na lang natin. Ngayon, andito na tayo. Dito natin magagamit yung table. Meron ditong dalawang column na i-check. Yung una, insert data extraction table into drawings. So, ipapasok na natin siya dito sa table. Ang pangalawa, yung output data to external file. Kung gusto mo yung table mo, magkaroon ka ng Excel file, pwede. Let's say, click natin to. Then, pag kinilip mo yan, maghahanap yan ng folder kung saan mo si save. Okay, dito. Table, lagay natin. Sample lang naman siya. Okay, then,
save. Automatic pag ni-next ko to, kung ano yung information na nandito, masisave siya sa Excel. Tandaan lang natin, documents table, bubuksan ko yun mamaya sa Excel. Then dito sa insert data extraction table into drawings, click natin yan. Then, next. Yan. Automatic, dadalhin tayo dito sa table style ng ginawa natin. O kung naka-standard tayo kanina, pwede nyo i-select lang, Chrome tag. So, automatic ma-apply na yan dyan. Yung ginawa natin na table, ipapasok natin to doon sa table. Ito may information ng attributes na to. So, click next. Finish. Ayan na siya. Click. So, automatic, di ba? I-click na lang natin to, lagyan natin title. Room area. Ayan, di ba? Kung may babaguhin man kasi table, punta lang tayo dito sa table. Room tag. Then, modify. Ayan siya. Pwede niyong baguhin. Then, pag ni-right click niyo yan, marami pa dyan options na pwede niyong gawin para sa iba pang table style na gusto niyo. Yan siya. Ngayon, i-edit natin ngayon tong attributes, magdadagdag tayo ng room number. Tignan natin kung ano mangyari dito. So, simple lang gagawin ko. Click ko tong attributes na to, right click, edit block and place. Okay. Yan dito, i-create ako ng room number. So, pareha sila room area, di ba? Itong sa taas ngayon gagawin kong room number, then sa ilalim, room area. So, double click ko lang yan. Room number. Number. Sorry. Okay. Save changes. Okay. Close natin to. Then, dito sa home, sa blocks, attributes manager, click lang natin yan. Room tag, then, makikita nyo. Ayan lahat, di ba? Hindi pa nakikita kung ilang layer yan, kung ilang column. Dapat maging tatlo, kasama na yung room number. So, click ulit natin yung block, attributes manager, then sync. Ayan, tatlo na siya. Di ba? So, babagin lang natin yung room number, let's say 01, 02, 03, 04, 05. Okay. Paano natin insert dito yan na hindi na natin i-manual? Simple lang yan. Save muna natin. So, ang gagawin natin, balik tayo sa annotate, then, extract data. Ayan. Dito, i-click natin tong edit an existing data extraction. Since sinave natin siya dito sa documents, ang pangalan niya is table. Open lang natin yan. Then click next. Next. Room tag. Wala na kayong gagalawin. Basta nakapag-create na kayo ng data extraction. Next lang. Ayan. Andito na siya. Sa attributes. I-click lang natin yan. Then next. Tatlo na siya. Diba? So, i-drag natin siya dito. Ayan. Kapalit na siya. Andito na yung area, di ba? Then, next. O, assist pa rin natin yan. Huwag na tayo mag
insert para update na lang natin siya. Next, finish. Okay, lalabas dito yan na parang xrep. I-click nyo lang yung data link niya, automatic mababago yan. May problema minsan sa CAD, kaya ang ginagawa ko dyan, dinadrag ko na lang yan pataas. Yan, flexible naman siya. Yan na siya, diba? Ganun kadali ang pag-extract ng attributes to Excel. Ngayon, kung gagawa kayo ng maraming blocks, make sure na dapat naka-attributes. Pwede nyo rin tong dagdagan ng ibang attributes na naka-hide. Let's say, edit block in place. Okay. Then ito, lagyan natin to ng floor finish. Then finish. X lang natin. Okay. Save. Then, okay. Home. Then, blocks. Attribute manager. Sync. Pansinin nyo, lumabas siya, diba? Simple lang yan. So, edit block in place ulit tayo. Itong floor finish, i-click natin yan. Then, control 1 sa, para lumabas yung properties. At dito sa ilalim, lalabas dyan yung invisible. So, yes natin. Okay. Save changes. Then, balik tayo sa blocks. Attribute manager sync. Okay. So, ang nangyari dyan, yung attributes niya, meron siyang apat na attributes, pero ang visible lang is tatlo. Pero dito sa table natin, lalabas yan apat. So, mas madalas ginagamit namin yan kapag meron kayong mga wall finishes, floor finishes, door finishes. Maraming yan dyan. Dito, maraming attributes. Pero ang lumalabas lang, tatlo lang. Yung room number at saka yung area. Lumalabas yun dito lang sa plan. Pero, pag na-extract ko na yan, dito sa table, lahat ng information lalabas dyan. Tignan natin. So, annotate tayo. Extract data. So, edit an existing data extraction. Table. Open. Next. Next na lang tayo dyan. Ayan, lumabas siya. Floor finish. I-check nyo lang yan. Pag naka-check na siya, next lang. Floor finish. Okay lang yan. Then, next. Okay. Then, next. Finish. Ayan, lalabas na to. As usual, i-drag nyo na lang siya pataas. Ayan siya. Ito yung finishes niya. So, ang gagawin nyo dito, i-click nyo na lang yan sa finish niya. Let's say, parquet. Ayan. So, ganun din dito. Parquet. ₱300 by ₱300 tiles. Then ito ₱600 by ₱600 tiles. Copy na lang natin. Yan. Update ulit natin to. Right-click natin kung anong meron. Okay.
Okay, update table data links. Ayan siya. Na-update na siya. So anytime na mayroon kayong gawin, subukan natin kung magdadagdag tayo dito ng isa. Dito, copy na natin. Kung naka-hide na ito, i-copy na natin siya. Door finish. Then, door finish. Nara. Okay. Check natin kung naka-hide. Okay. Visible siya. Save. Yes. Then, sa home, dito tayo sa blocks, attributes manager, sync. Okay. Ngayon, tignan natin kung makakasama siya rito sa update. Right click, update data links. Hindi siya nakasama. So, ibig sabihin, yung updates data links, yung information lang na tinype natin. Diba? Pero pag may dinagdag tayong blocks dyan, or attributes dito sa blocks, kailangan natin i-click dito sa may extract data. At doon, i-update ulit natin. Basta meron lang kayong idadagdag. Pero kung yung information lang, yung tinype nyo lang, right click nyo lang. Ayan na siya, nadagdag na siya. Ayan. Next. Finish. Automatic. Ayan. Ayan na siya. Diba? So, ganun lang siya kadali. Basta, review nyo lang lagi yung video. Ayan guys. Hope you guys, you learned something from this video. At huwag yung kakalimutang i-like, share, and subscribe. Para updated kayo sa mga bagong uploads ko at mas marami pa tayong matulungan ng mga nag-aaral pala mag-AutoCAD.